Siksik ang schedule ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang tatlong araw na pagbisita sa Brussels, Belgium. Kabi-kabilang pulong sa mga world leaders na nakatakdan niyang gawin. At live po muna sa Brussels, Belgium, nasa frontline balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, anong mga pagkakaabalahan ng Pangulo dyan? Bok, ang unang agenda nga ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ay ang humarap dito sa Filipino community sa Brussels. Mga ilang oras pa inaasahan ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa venue, pero makikita nyo naman sa aking likod na nagtitipon-tipon na ang mga Pinoy. Hindi lang dito sa Brussels, narinig natin kanina mukhang merong pang dumayo mula sa ibang mga bansa sa Europe. Pero kung dito lamang sa Belgium yung pag-uusapan, umaabot ng 5,600 ang mga Filipino workers na namamalagi dito, at karamihan sa kanila, base sa tala ng Department of Foreign Affairs, naninilbihan bilang mga domestic helpers. Bukas naman, inaasahan na magkakaroon ng business meeting si Pangulong Bongbong Marcos. Susundan ito ng C-suite luncheon para sa European Union ASEAN Business Summit. Sa taya ng Department of Foreign Affairs, target ng Pilipinas na makapag-uwi ng di bababa sa 6 billion pesos na halaga ng investment mula sa pakikipagpulong ng Pangulo sa mga negosyante dito sa Belgium. Matapos ito ay magkakaroon siya ng royal audience kasama ang hari ng Belgium na si King Philip. Dadalo rin siya sa 10th ASEAN EU Business Summit. Inaasahang haharap si Pangulong Marcos sa isang press briefing kasama ang Philippine media pagkatapos ng lahat ng aktibidad na yan. Makikipagpulong din siya sa Philippine EU Business Roundtable at networking event. Susundan nito ng pagbibigay niya ng talumpati sa opening ceremony ng the ASEAN EU Commemorative Summit, pero mangyayari yan sa Miyerkules pa. Pagkatapos ay leaders group photo bago ang ASEAN EU Commemorative Summit Plenary. Isa sa mga isyung tatalakayin ni Pangulong Marcos sa pagbisita sa Belgium ay ang lagay ng mga Pinoy seafarer. Kasunod ito ng isyu na hindi pumasa sa European Union standards, ang training program at accreditation system ng Pilipinas para sa seafarers. Posible kasing makaapekto ito sa trabaho ng libu-libong tripulanting Pinoy. Bukod sa Filipino seafarers, tatalakayin din ng Pangulo at ng iba pang mga ASEAN leaders ang Russia-Ukraine conflict at ang tensyon sa South China Sea. Samantala, magkakaroon din ng mga posibleng bilateral meetings ang Pangulong Marcos. Nauna nang sinabi ng DFA na hindi bababa sa 10 heads of state ang nakatakda niyang makaharap sa bilateral meetings sa sidelines ng ASEAN-EU Summit. Halos lahat sila galing sa mga EU member state. Ang huling event niya naman dito sa Brussels ay ang gala dinner, pagkatapos ay babalik na siya dyan sa Maynila. Inaasahan na December 14 ng gabi, lilipad na ang Pangulong Bongbong Marcos mula dito sa Brussels padating dyan sa Maynila. December 15, inaasahan na lalapag na siya dyan sa Pilipinas. Bok? Okay, maraming salamat, Maricel Halili.